你快要哭声要飞到尖锐的呼啸，原来那不可名号，原来那不每次都轮回，原来是爱的不会。Sobrang sakit nung namatay yung asawa ko. Walang mga anak. Walang asawa na nakapunta gawa ng COVID. Lord, sana po mawala ng anak mo pa makuha na po ni Mama. Gusto ko kasi mayakap si Mama. Kahit si Mama na lang. Anak, Stephanie, Shilame, Sopra, may sasabihin anak si Mama. Dito po ako ngayon sa Saudi, tapos yung asawa ko nasa Tondo, tapos yung anak namin nasa Masbate. Halos araw-araw po hindi na tumitigil yung asawa ko sa kaka-video call, tapos nakakausap namin lagi yung mga anak namin. Kailangan niya pong magbiyahe kasi yun nga, wala na akong trabaho dito. Para lang weekly po, kailangan niyang magpadala ng pera doon sa mga anak namin. Ang sakit na nung gabi na yun, bago siya matulog, video call ko siya, tapos may picture pa kami. Wala siyang naramdaman, wala siyang sinabi. Wala man lang paalam na mawawala na pala siya. Pagising ko ng umaga, yun na yung nabalitaan ko, wala na yung asawa ko.
sakit na makita ko yung mga anak ko kung ano ang reaksyon nila. Na hindi daw yan yung papa nila kasi alam nila araw-araw tumatawag kami pero bakit nandoon na yung papa niya? Namimiss ko po yung pag-tiktok ni papa. Yung masayang masaya siya. Sana personal kong nakita si Papa. Kasi po dito pwede dahil lockdown. Tapos wala yung mga anak niya. Kaya yun po yung naisip namin na i-cremate na lang po siya para kahit yung abo na lang po niya yung makita namin na alaala ng mga anak niya. Sana po matulungan niyo na po kami. Makauwi si Mama at si Papa. Mahirap po mawalan ng magulang ngayong lockdown. Malungkot po. Nanawagan po ako na gusto ko na pong makauwi para kita ko na rin yung mga anak ko para po maipalibing ko na rin yung asawa ko na naghihintay din sa akin sa pag-uwi. Depende po sa employer kung mabibigyan po agad ako ng exit visa kasi matagal na po ako rito pero hanggang ngayon hindi pa rin po ako nabibigyan ng exit visa. Wala po kasing malinaw na schedule kung kailan yung ano yung matapos yung pag-ayos ng paper ko. Dalawa po yung mag-aaral ko ngayon. Parang napatagal yung pag-ayos ng exit visa ko, kaya napapag-desisyon po akong mag-change employer na lang muna ako para pag-uwi ko, mayroon po akong madadalang pera sa mga anak ko. Maintindihan naman po siguro ng mga anak ko kung hindi muna ako makaka-uwi. Para din po sa mga anak ko na mahirap din po katulad ngayon yung pandemic. Tapos wala po talaga akong kapera-pera na uuwi. Anak, Stephanie, Shilame, Sophia, may sasabihin, anak, si Mama. Hindi muna ako, anak, makakauwi, ha? Kailangan ko muna magtrabaho para
Para sa inyo naman to, nak eh. Hintay lang kayo sa akin na makaka-uwi din si mama, ha? Na maintindihan niyo ako, ha? Huwag niyong pabayaan yung mga sarili niyo, ha? Yung kapatid mo, bantayan mo. Mag-aral kong mabuti, ha? Ma, huwag kong mag-alala na ako. Huwag kong mag-alala sa mga kapatid ko. Mama, gagalan na namin sa school para sa inyo. Ma, maging talaga dyan. Mahal na mata namin. Kahit alam ko na masakit, nilalabanan ko po kasi para may pakita ko sa iyo mga anak ko. Pinipilit ko na lang na tumawa kahit wala yung papa nila para lang hindi rin manghinaan ng loob yung mga anak ko. Hintay lang kayo dyan mga anak ko. May awa sa atin ang Diyos. Magkasama na tayo ulit. Bye!